Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating almost daily love reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan. Take only what resonates. Of course, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin niyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Okay, kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Water Sign. Pwedeng maging ito yung person na Water Sign at hindi ikaw. So, if you want personal reading, check nyo lang po sa Facebook, Jing Tarot Reader. Ayan. So, yeah. Para sa ibang details, nandiyan na lang sa description box. So, let's start the reading. This is for Water Sign. Ayan. Kapalaran sa pag-ibig, almost daily love reading. One last shuffle. Simulan na po natin. Okay. In the past, we do have here the Wheel of Fortune, the Five of Cups, and the Hanged Man. Okay, dalawang major arcana. I feel like in the past, meron kang taong parang gusto mong makipag-reconcile or gusto mong matapos na kung ano man yung nagiging problema, si galot sa inyo. Yung iba sa inyo, pwedeng nag-iisip kang mag-ipon pero medyo nagkakaproblema ka regarding that matter. Gusto mo na maraming changes. Actually, nag-focus ka sa changes in the past. Yung iba sa inyo, yung changes na yun, nagdulot ng sobrang kalungkutan sa'yo. With the hangman, yeah, you're really waiting in the past, no, na mangyari itong pagbabalik, pakikipag-reconcile na ito with the Three of Cups. Nakakita tayo ng mga problema. Actually, may mga problema tayo nakikita sa paligid mo, pero you're also this person na kahit hindi mo kasi problema, pinaproblema mo eh. So, with the Wheel of Fortune, gusto mong mabago yon. But for some of you, para mabago yon, baguhin mo muna yung sarili mo. Okay? Kasi hindi mo ma-welcome yung mga bago, yung mga positive sa buhay mo kung patuloy kang nagwe-welcome ng mga negativity sa paligid mo. For example, yung taong may problema, pati problema niya, problema mo din. So, paano mo makoconcentrate yung sarili mo dun sa mga positibo kung puro ang wini-welcome mo is yung mga negative, diba? So, you have to change yourself. Pagdating, napaka-baba or napaka-low ng energy mo in the past. Okay? Kung patuloy mo pa rin yung ginagawa ngayon, yun nga, ang advice ay is to stop, no? Think about yourself, your own problems, mind your own business, yun lang. Okay? So, clarify the Wheel of Fortune, please. The Wheel of Fortune is clarified by the Eight of Pentacles and the Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. May iba sa inyo, I can see you being confident sa mga bagay na na-achieve mo na, na-receive mo na, sa mga pagbabago nangyari na sa'yo, na pwedeng kaya may mga tao ka na parang gustong balikan, sabihin sa kanila na, ay, ganito na ako, ganito na ako, ganyan na ako, meron na ako mga na, kumbaga, layo na sa noon na pagkakilala mo sa akin. So, nakikita natin na we'll work hard mo yung sarili mo talaga para mapatunayan sa kanila yung mga bagay na na-achieve mo sa buhay. Like, maybe yung iba sa inyo, you might be a professional, meron ka mga na-achieve na may kinalaman sa improvement sa'yo. So, nakikita natin yung iba sa inyo, kaya mo gusto mo ipag-reconcile na dito sa mga taong to kasi meron ka nang mapapatunayan, meron ka nang masasabi sa kanila. And, iba naman sa inyo, walang kanalaman sa reconciliation, but maybe kung ano yung mga gusto mo sa sarili mo, gusto mo nang sabihin din sa kanila kasi meron ka nang something na may papakita sa kanila eh, parang ganun. What's with the Hanged Man? Yeah, we do have the Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. You're really waiting dito na mangyari itong future na ito in the past. So, you're really looking forward na mangyari yung pagkawala sa isang sitwasyon or paglipat. I don't know. But maybe you really want this thing to happen. So, present tayo. Let's move on to your present moment. Tell me about the present, please. The
tell me about the present, please. Spirit guides, angel guides. Present. Four, water sign. We do have here the Two of Wands, yeah. The Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Four of Wands is here. And the Six of Pentacles. Ngayon ba sa inyo pwedeng may iniisip kang tulungan or gusto kang tulungan or maybe gusto mong makipagtulungan? Yeah, something to do with pagtutulungan or pagtulong, pagbigay ng tulong. Nakikita natin ang focus mo in the present moment is your stability. Okay? Maybe iba sa inyo may iniisip na may kinalaman sa home, sa bahay, ganyan. With the Three of Wands, I can see you missing someone. Meron ka na, yeah, you really want to reconcile dito sa person na ito. You really miss this person. There's a lot of love here with the Ten of Cups. Yung iba sa inyo, this could be a family or someone na pwedeng antagal mo ring nawala or antagal ding nawala nitong taong ito sa buhay mo. You want to reconnect or reconcile dito sa person with the Seven of Wands. And there's a lot of love coming from you with the Knight of Cups. Kaya lang, iba sa inyo, pwedeng either one of you is meron pang problem pagdating sa money. So, kung bakit hanggang ngayon is pag-iisip lang muna or pangarap lang muna with the Seven of Cups yung magkaroon ng pagkikita or pagtatagpo. Kasi, with the Six of Pentacles, this is the Four of Pentacles. Nagfo-focus pa dun sa pagsisave ng money eh. Yeah. Yung iba sa inyo, gustong umuwi, gusto mo pag-reconnect dito sa taong ito. With the Two of Wands, you have a lot of plans. Ang daming plano. So, yung present moment mo, umiikot siya sa pag-iisip na naman sa future kasi gusto mong makita itong taong to. Pero maybe for some of you, it requires a lot of money. So, let's move on to your future. For your future, we do have here the Four of Swords, the Eight of Swords, and the Ace of Pentacles. Clarify the Four of Swords, please. Three of Cups, you're still dreaming about this reconciliation with this person. This is still your energy. Parang gusto mo talaga makapag-reconcile dito sa taong to. Mga taong to, yung iba sa inyo, that could be people, yung iba sa inyo, a particular person. So, hindi natin nakikita ang nangyayari pa agad-agad yung reconciliation na yun. So, pwedeng matagalan. Kung may relationship na dun sa inyo, nitong person na to, may relasyon, no? Para sa iba, yung hinihintay mo, yung gusto mo ipag-reconcile, isa mo na, may relasyon na sa inyo. Nakikita natin, there's a lot of love here. Oo, may pag-aaway. Hindi naman mawawala yun with the Five of Wands. Okay? Kasama talaga sa relasyon yun. Pero I can see your relationship na may mga maturity eh. Alam mo yun, yung parang maganda yung relasyon na sinasamahan ng maturity. Kailangan mature ka talaga pag nakapag-relasyon ka. Hindi kasi pwedeng immature ang isa or bawat isa sa inyo. Okay? So nakakita tayong relasyon na maganda. Patuloy yung pagmamahal, kaya lang may pagkakalayo pa. Yung iba naman, kung walang relationship na involve, I can still see you manifesting this reconciliation with someone. And what's with the Eight of Swords? Yeah, hindi ka kasi makaget out sa situation with the Nine of Swords. Ayan, may problema pa dito eh. Pwedeng problema regarding stability. The Eight of Swords is here, so I cannot see you getting out of a situation, lalo na with the Nine of Swords. May mga problema. Yung iba, pwedeng may mga tao ka makagalit or mainis ka sa nangyayari sa buhay nila or sa kanila. Although ganun, may lumabas tayo ditong the sun. Let's clarify what's with the sun. Yeah. Ang gandahan sa'yo, nananatili ka ng positibo. And nakikita natin, win-work out mo pa rin yung sarili mo. I can see you being busy in the next few weeks. Nagiging mas busy ka or even months para sa inyo. Nakakita ko na madadagdagan yung trabaho mo.
And you're happy. Masaya ka doon sa ginagawa mo. So, what's with the Ace of Pentacles? With the Ace of Pentacles is clarified by the Five of Swords. What's with the Five of Swords? With the Five of Swords is clarified by the Four of Pentacles. May iwasan mo yung problema, no? Kung, eto, ibabalik kita dito sa way of thinking mo kanina. Na sinabi ko na. Huwag mo kasing problema yung problema ng ibang tao. So, nakita natin na kailangan mo maging makasarili. The Four of Pentacles is someone na makasarili. Someone na iniisip yung gusto niya, yung pagpo-focus sa pag-iipon, sarili niya lang muna. And with the Ace of Pentacles, I can see na mas malapit ka dun sa dreams mo or mas malapit mong maabot yung mga pangarap mo sa buhay. Mas malapit mong ma-achieve itong mga gusto mong mangyari kung gagawin mo yung ganitong attitude. Tatapusin mo na yung ugaling ganun. Kasi mas mahihirapan kang abutin na kahit although alam mo yun, na doon na yung dedication, na doon na yung gustong-gusto mo mangyari itong bagay nito. Hindi siya mangyayari kung may mga taong patuloy na nandyan at naghihila sa'yo. So, huwag mong hayaan na hilahin ka nitong mga taong to para hindi mo ma-achieve yung pangarap mo or gusto mong marating sa future mo. Okay? And the Ten of Cups is here. Cancer, Scorpio, Pisces, energy. I can see a lot of love, happiness, ayan, for you, sa sarili mo, and sa mga tao dito sa, I feel like more on mga taong malalayo sa'yo. So, nakakita tayo ng, pwedeng may makikita ka sa kanila, improvement nila, achievements nila, na ikatutuwa mo. Okay? So, thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo, nakuha ninyo yung message para sa inyo. Hopefully, mag-like kayo sa ating, sa ating video na ito at mag-comment. Yan, appreciate ko kahit heart-heart lang po. Malaking bagay na po sa akin yan. Ipapakita na suporta. I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.